Second quarter pa lang ng 2022 pero ang dami na agad nagsilabas ang mga bagong motor ngayon. Pero dahil pataas na ng pataas ang presyo ng gasolina at gusto mo ng extra hobby para makapag-unwind, naisipan mo ngayong pasukin ang mundo ng two wheels at makapasok sa expressway para mapadali ang buhay mo. Masaya ka? Motor. Malungkot ka? Motor. Nagtitipid ka? Motor pare ko eh. Teka, babawin ko, parang di naman ako nakatipid. Pero may isang pumipigil sa trip mo, yung height mo. Nagdadalawang isip ka ngayon kung kaya ba ng height mo yung pangarap mong motor para kahit papaano komportable ka sa motor at confident ka sa paglalakbay mo. Huwag kang mag-alala dahil dyan ako papasok ngayon. Your one and only Jao Moto para tulungan kang malaman kung ano bang pwedeng motor para sa'yo bukod sa paglalagay ng mga lowering kit, which is by the way, malaking factor para magbago ang handling mo dahil binago mo yung geometry ng bike. Mga cutie pies, relax ka lang dyan habang nakahiga at panoorin mo to. Bago tayo magsimula, kung naghahanap ka ng malupit na helmet para sa pinakamamahal mong motor, isa na dapat sa pagpilian nyo ang NHK helmet. Isa sa mga helmet na matagal na sa industriya at kinagamit ng mga karerista tulad ng WSBK at MotoGP since 2018. Ganun siya katindi. Kaya kung balak mo makita ang mga helmet nila, i-click mo lang yung link sa description box. In no particular order, ito ang top 10 best affordable expressway legal bikes for short riders. Umpisa natin sa nag-iisang V-twin sa listahan na to. Ang Suzuki SV650 na may 785mm seat height. Reliable bike at pwedeng-pwede sa mga taong nag-uumpisa pa lang sa pagmomotor dahil sa upright, rider-friendly touring position na in-offer ni SV. Kung may pagka-minimalist kang tao, swak sa ito. No fancy styling, just pure standard mid-size naked. Madaling i-handle dahil sa napaka-wide na turning radius in low speeds at barumbado ang tunog na parang gustong manapak dahil sa V-twin engine na may 66 horsepower and 56 Nm. Torque. Dual disc na may Tokiko calipers, ABS ang harap at likod, kaya asahan nyo na maganda ang braking system nito. But may isang problema. Medyo old school na yung features niya para sa 399,000 pesos. No upside down forks at LCD yung display. Walang traction controls at taillight lang ang naka-LED. Pero huwag kang malungkot pare ko eh, nakabitin ka naman. Susunod ay ang Voge 500AC with only 795mm seat height. Ang Chinese brand na pagmamayari ng Longxin Company. Sa mga hindi po nakakalam at nakatira sa bundok, sila lang naman yung nagpo-produce ng mga ilang-ilang engine components ng paborito nating German brand na BMW. Iba ang game plan ng brand na to dahil mas naka-focus sila sa mga mas malalakas at middleweight bikes dito sa Pilipinas tulad na lang ng modern retro na Voge 500AC. Guys, wala po tong aircon, okay? Pero meron naman siyang twin cylinder na may 44 horsepower at 40 Nm of torque. LED lights, TFT dash, Kayaba forks sa front, Nissan calipers with dual disc and ABS at may Pirelli tires for only 320,000 pesos. Lupit, no? Ang lakas mga Japan-Japan ng specs. However, para sa 500cc displacement, mabigat siya na may more than 200 kilograms. Isang factor doon yung 19 liters ng fuel tank niya. Mahihirapan kayong itulak to sa parking at i-manage ang motor in low speeds, lalo na sa traffic. Next ay ang Bristol Bobber 650 na meron 740mm seat height. Gusto niyo ng malupit na cruiser sa halagang 398,000 pesos? Boys and girls, meet the Bobber 650. What's so special about the bike is the styling. Solo seat, mababa ang ground clearance, kaya goods for short riders. Relaxed ergonomics na may twin tailpipes at naka-bar and mirror na agad kayo. Ang macho ng tindigan mo dito. Sabayan mo pa ng KYB forks, malaking single disc with ABS for safety, and 68 horsepower, panalo. The only downside for me, katulad ng ibang cruisers, mabigat siya, lalo na sa displacement niya na 225 kilograms. Imagine niyo yon. Mahirap siya gamitin for city riding, lalo na sa singitan, at hindi friendly ang fuel consumption niya na kumukonsumo ng 19 km per liter in mixed riding style. Halos parehas na ng konsumo ng mga inline force. But then again, anong binabayaran mo dito? Styling, my friend. By the way, meron tong charging port sa gilid. Top 7 ay ang Kawasaki Vulcan S with only 705mm seat height. Kung di ka pinalad sa height pero pogi ka naman, mas popogi ka dito. Ang mid-size cruiser galing sa Japanese brand. The 649cc 68 horsepower shares the same engine with the Versys
650, Ninja 650 at Z650. Same displacement, same bore stroke at same compression ratio. But kahit isa sila ng makina, magkakatalo sa final result dahil sa kanilang apat, Vulcan ang pinaka-weakling dahil meron lang tong 61 horsepower at 7,500 RPM. In fact, magkakaiba silang apat pagdating sa cam timing and ignition mapping. Pero malakas naman ang torque nito, especially sa maagang rev range like any other cruisers. Downside for me is the features and styling. Halos lahat ng Kawi lineup nag-update na bukod sa kanya. Pero guys, it's reliable, it's fun, and tatagal sa ito ng mahabang panahon. SRP is 415,000 pesos. Susunod ay ang Benelli 502C with only 750mm seat height. Sino ba naman ang may ayaw sa itsura ng Ducati Diavel? Ang tindi ng motor na yon, pero matindi din yung presyo. 1,490,000 pesos. Saan mo pupulutin yun? Pero buti na lang, may isang brand na halos carbon copy ang Diavel. Ang Chinese-Italian manufacturer na Benelli 502C for only 349,000 pesos. O diba? Ang laki ng natipid mo, Apir. LED headlamp, twin LED strips tail lamps, 21-liter fuel tank for convenient long trips, adjustable levers, ABS, upside-down forks, Pirelli Angel GT tires, at TFT dash. Ano pang gusto ko sa kanya? Yung fuel consumption. 31 km per liter lang ang estimated gas consumption nito. Sheesh! What we dislike about the 502C? Yung console niya na kulang sa crispiness at mahirap i-U-turn dahil sa wide handlebar, lalo na kung maiksi ang kamay mo. Next ay ang mid-size naked sport na galing sa Green Machine. Ang Kawasaki Z650 na may 790mm seat height. Bakit gusto ng mga tao ang mga naked sports? Simple lang. Good ergonomics, especially in long trips. Less fairing, so madali ang maintenance at leanness. At andun pa din yung sporty vibe na nakukuha mo sa mga sport bike pero in an upright body position. Meron tong 649cc displacement na sumisipa ng 68 horsepower and 65.7 Nm of torque. Dahil twin cylinder naked to, andun yung power niya in low to mid rev range. May napakagandang TFT display, LED lightings, ABS, assist and slipper clutch at wild styling for 415,000 pesos. Downsides, mababa yung ground clearance niya kaya ingat lang sa mga speed bumps lalo na kung may angkas kayo. Alam ko to kasi Ninja 650 owner ako dati. Mabibrate at hindi siya ganun kasaya gamitin katulad ng MT-07. So, yeah. Top 4 ay ang bagong Honda CB500F na may 785mm seat height. Anong meron sa 2022 CB500F? For only 354,000 pesos, meron ka ng Showa big piston, upside down fork, at updated rear suspension para alam nyo na magbalance yung ginawa nila sa front suspension. Bagong twin Nissan front disc brakes, new LED headlights, at revised settings para sa fuel injection. Bukod doon, naka-twin cylinder ang engine nito, ABS equipped sa braking, at premium looking LCD instrument panel. Para sa akin, the price is not that bad para sa features niya. However, for a 500cc na may 47 horsepower, sablay yun. Pero kung nagsisimula ka palang magmotor at gusto mong magkaroon ng premium bike na tatagal sa'yo ng ilang taon, Honda is the key. Susunod ay ang Bristol Maxi 400. Isa na namang bagong labas na motor ngayong 2022 na may 730mm seat height lang. Ang baba nun para sa Maxi Scoot. It's a single cylinder Maxi Scoot na may 377cc displacement pero huwag kayong mag-alala. 400cc naman to sa papel kaya ligtas ka sa mga popo. At may 29 horsepower and 33.5 Nm of torque. Yep, halos kasing lakas niya lang yung mga 250cc bikes kung tutuusin pero bumawi to sa features. Check this out. Guys, saan kayo nakakita ng 400 Maxi Scoot na may dashcam? Oh ha? Naka TFT display pa kayo. May Bluetooth application at keyless ignition. Guys, aircon na lang, nakakotche na kayo. De joke lang. LED lights lahat at may ABS na din. Pero ganun pa man, hindi kasha ang full face helmets mo dito to think na naka Maxi Scoot ka na at reliability is still in question. Introductory price is 328,000 pesos pero soon imamarket ng Bristol to for 368,000 pesos. Second to the last ay ang ever favorite sport bike ng nakararami, ang Kawasaki Ninja 400. Ninja. Magaan, malakas na makina na may twin cylinder 49 horsepower, exciting, reliable brand na may 785mm seat height lang at sporty looking design. Short rider ka man o lady rider, pwedeng pwede sa ito. May assist and slipper clutch din to for smooth gearings and soft clutch lever. ABS for safety braking at LCD display na may analog tachometer. When it comes to sport bikes, mas gusto ko yung analog yung tachometer, even yung speedometer. Ang sarap kasi tingnan ng analog, especially yung high
RPM, yung para bang nababaliw yung kamay nung analog sa sobrang bilis mo. However, downside siguro yung pressure niya na 331,000 pesos. Medyo pricey siya kumpara sa ibang competitor niya at hindi komportable ang mga backride niyo dito. At ang number 1 sa listahan natin ay ang Honda Rebel 500 na may 690 mm seat height lang, ang pinaka rider friendly sa listahan na to. Sa sobrang baba niya, paborito din siya gamitin ng mga lady riders. Bakit importante na abot mo ang sahig kapag nakasakay ka sa motor? Kung may kaliitan kang tao, tataas ang confident mo sa riding skills mo, lalo na in traffic at low speeds, dahil mailalapat mo agad ang paa mo sa sahig. The power is smooth at may good torque dahil naka-tune to sa low RPM. Pero ang pumukaw na attention ko dito is the retro styling. Ang ganda ng pagkakolma ng Honda dito eh. Pero katulad ng ibang motor sa listahan na to, kailangan nating bagitin ang mga downside. Nasabi ko na ba na gusto sa mga short rider? Well, para sa mga short rider lang talaga to at hindi pwede sa mga matatangkad tulad ko na 6 foot tall. From Cavite to Tagaytay, sumakit agad ang katawan ko dito, pati leeg. Hopefully soon, gawin na din nilang dual disc to katulad ng mga ibang 500cc nila. Pero overall, it's a fun bike, especially sa mga hindi katangkaran at beginner rider na gustong matuto ng manual na motor. Whew! I guess that's it. Ito ang top 10 affordable expressway legal bikes para sa mga short riders. Kung wala dito ang pangarap mong motor at kung balak mo pa din kumuha ng matataas na motor para sa height mo, may tamang technique para dyan at ipapakita ko yon sa dulo ng video na to. Kung nakatulong tong video na to, please pakilike at alam mo ba na lalo kang gagandang lalaki kung pipindutin mo yung subscribe button dyan sa baba. This is Jao Moto, signing out.